Ayan, Dodge Caravan. Magdamag na kaparada na standing plat. Ngayon, hindi natin po pwedeng dadagdagan yung hangin lang tapos gagamitin. Kailangan bubuksan natin kung ano yung dahilan kung bakit siya na-plat. Maraming dahilan kung na-plat ang sakyan. Maaaring napako siya, may singaw yung rim o kaya yung rubber tire valve malundo na sa katagalan, kaya kailangan i-check muna natin ng maayos para safe bago gamitin. Ito po yung pinaka delikado sa lahat. Ang makina, pag tumirik at masira, hihinto ka lang. Ito, pag sumabog o kaya pag nawalan ng hangin, itatakbo mo, gastos, masisira yung gilid ng goma kasi hindi yung batok ang bumubuhat sa sakyan, yung bigat, yung sa sidewall niya. Ayan. Gawin na natin. Ayan, ipapaliwanag ko lang. Ang goma, ang bigat ng kinakarga ng sasakyan, hindi yung batok yung pumupersa, yung sidewall ito. Kaya pag kulang ang hangin o kaya plat na siya tapos na itakbo mo kahit ilang metro lang, doon siya nasisira yung sidewall. Ayan. Etong goma na to ay radial, ibig sabihin niyan tubeless siya, wala siyang interior. Ang tubeless tire ay sensitive. Kaya pag naplat kagaya nito, hindi na po pwedeng itatabi. Kahit ilang metro lang, masisira na yung goma. Garbage na yung goma nyo pag ginawa nyong ganun. Ayan, sobrang malamig sa labas. Ayan, ito yung aking garahe. Ayan. Gawin natin sa loob. Ayan, buksan muna natin. Ayan, ito yung loob ng aking garahe. Dito natin aayusin yung goma. Ayan, sarado muna natin at napakalamig sa labas. Ayan, ito yung aking propane heater. Ayan. At saka ito yung isa pa, heater din pero di kuryente. Malamig sobra dito sa Canada. Dodge Caravan 2017 yung sasakyan. May sensor na yun doon sa mga goma niya. Dagdag kaalaman. Ang modelo na sasakyan ngayon ay meron na siyang TPMS sensor. Pag yung kulang sa hangin, nakikita doon sa dashboard, nag-ano doon na kulang yung hangin. Ang palatandaan na TPMS sensor yung tire valve, kung i-dismount nyo, mga hindi po nakakaalam, ito po, pag ginalaw mo yung ganyan, pag ginalaw mo matigas, at saka mas mataba. Ayan, ito yung may sensor. Kailangan ingatan ito kasi napakamahal yung TPMS sensor. $60 ang isa dito sa Canada. Doon sa pinapasukan gun shop, ewan ko lang kung magkano sa iba. Tapos, yung ito naman, yung ordinary tire valve. Ito pa yung ano, yung ordinary, yung mga sinaunang pito. Ayan, malambot lang siya. Ayan, compare doon sa TPMS sensor. Ayan, yung pagkakaiba nila. Ayan, ang pag-check nito ay una, nilalagyan muna ng hangin. Kung ilan yung nakalagay doon sa pintuan niya, kung ilan yung hangin na nilalagay sa goma, yun ang dapat mong ilalagay.
Ito ay mga 40 PSI. Ayan, size 17 yung kanyang size. And ordinary rims lang. Tapos, nalagyan na natin ng hangin. Ang hangin niya ay 40 PSI. And sumunod ay ililik test na natin. I-check muna natin yung mga sidewall, yung mga bato, bago natin ililik test sa tubig. Yung mga baguhan lang na na gagawa ng mga goma, kailangan hindi mo muna ilulubog na babasain yung goma para makita mo yung mga sidewall niya, yung mga crack niya, bukol, kung ano-ano man, bago ililik test. Kasi once na mabasa yung goma, mahirap na makita yung mga crack at saka yung mga bukol, lalo na pag maliit yung bukol nung yung goma. Tignan muna natin yung mga sidewall niya. Ayan. Wala siyang crack, wala siyang tama. Tapos, sa kabila naman. Ayan. Winter ngayon, kaya basa yung goma. Medyo mahirap, kaya kailangan tignan mabuti. Ayan. Yung sa batok, hindi natin ma-check gaano kasi may mga yellow-yellow pa yung ilulubog natin sa tubig mamaya para makita yung, o i-sprayhan natin ng tubig para makita yung singaw. Kailangan mataas yung hangin ng goma para ma-check yung singaw. Hindi po pwedeng malambot, kaunti lang yung hangin. Sumunod na gagawin ay ililik test na natin. And nandito tayo sa bansang Canada, malamig kaya winter, meron akong batya na kagaya yung mga vulcanizing sa Pilipinas na ilulubog mo. Pero dito, hindi po pwede kasi titikas, magiging yellow yung yung tubig pag nilagay mo sa batya. Mga ilang oras lang. Yan. Kaya ang ginagawa dito, ito yung natutunan ko sa pinapasokan kong tire shop. Ayan, spray lang tapos nilagyan ng shampoo. And dito, ililik test. Pero, ang unang gagawin dyan ay yung pito muna ang una mong i-sprayhan. Doon mo ililik test muna. Ayan, wala siyang singaw yung bulb core. Tapos yung rubber niya doon sa puno, wala din siyang singaw. Kaya hindi yung pito ang cause ng singaw. Ayan. Sumunod, yung labi naman ng yung labi ng rim. At saka yung goma. Ayan. Mga ilang minuto bago mo uobserbahan. Ayan, meron siyang maliliit na yung parang prag bubbles ang tawag doon. Ayan, sa may gilid ng rim. Ayan. Ibig sabihin, yung rim neto ay marumi o kaya kinain na ng alat gawa nun dito sa Canada pag winter. Nag-i-spray sila ng, naglalagay sila ng asin sa kalsada para matunaw yung yellow. Kaya yung bakal, yung rim, ayan, kinakalawang yung loob. Kabila, yung sa side niya. Ayan, hindi na tayo maghihintay ng ilang minuto titignan. Ayan. Walang problema yung goma. Ang problema ay eto. Ayan. Yung gilid. I-check natin ngayon. I-check natin kung marumi yung rim o kaya kinakalawang na. Kaya eto, nagagawa pa ng paraan to. Pero kailangan gagamit tayo ng tire chalk.
lalagyan natin ng marka dito. And para alam natin kung saan yung sumisingaw pagkabaklas natin, kasi tatanggalin natin yung hangin tapos i-dismount natin. Ayan. Tapos ganun din yung rim. Ayan, palatandaan. Ayan. Ayan na yung mark ng goma doon sa rim. Eh, walang problema yung goma kahit hindi na natin i-check yung ibabaw. Kasi eto talaga yung problema. Kaya madali siyang naplat. Pero eto kahit ganito to, dagdagan mo lang ng hangin, pwede mong itakbo, dadalhin sa mga tire shop. Kung wala kayong tire machine na gamit sa bahay, eh ako, garahe ko to, may sarili akong tire machine. Ayan, bago natin tatanggalin ng hangin, i-dismount yung goma. Lalagyan natin ng marka yung goma doon sa tapat ng pito. Para kahit hindi mo ibabalance, pag ibalik mo na yung goma, pag nagawa mo na, itatapat mo lang dito, balansyado na. Kasi kung wala kang tire balancer, ganyan ang sistema. Pero ako may tire balancer ako, kaya pagka-dismount ko, pwede ko siyang paikutin ulit na ibabalance. Once na binaklas ang goma, pag hindi mo nilagyan ng marka doon sa tapat ng pito, doon sa pinagbaklasan mo yung dati niyang pagka-balance, pagkabalik, hindi na balansyado yun. Ayun, tanggalan na natin ng bulb core. Ayan, ipapaliwanag ko lang po, tire changer. Ito po yung tire bead breaker niya. Ayan, angin po yung nagpapatakbo dito. Ito yung pampipisa natin doon sa bead. Po yung ating gagawin, kaya kailangan maingat tayo. Kahit ordinaryo pito ang ibre-break natin dito, kailangan nakaganyan siya. Nandito sa taas yung pito, tapos ibre-break mo clockwise. Depende sa iyo, basta wag mong itatapat yung break niya doon sa pito. Masisira po yung tire bulb. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ibre-break ito. Kabilaan. Pero pinakamaganda dyan, uunahin mo muna yung likod. Yung likod, ganun din. Para siguradong hindi mo tatamaan yung TPMS sensor. Aling tandaan kung nasaan yung pito, paikuta mo ng tire chock. Ito siya yung mark mo dito sa tapat ng igaganyan mo. Ayan. Hanggang doon sa side niya. Ay, break na natin. Ayan, ito yung mark natin. Ayan, meron kabilaan. Ayan, ito yung mark na to. Dito sa taas niya, dito ko i-break. Ito yung breaking niya. Yan. Counterclockwise ang gagawin ko. Kung saan po kayo komportable, basta wag niyo papatamaan yung pito. Masisira po. Ayan. Tire lubricant. Lalagyan mo para dudulas. Ayan, na-break na natin yung likod.
Tapos yung harap naman. Ayan. Ito yung pito niya. Ito yung mark nung marker nung ano. Ayan. Ayan, break na natin. Ayan. Tapos counterclockwise. Ayan. Ito yung TPM sensor. Yung TPMS sensor niya o kaya yung tire sensor, ayan o, yung nasa ilalim, iniingatan yan kasi napakamahal yan pag masira mo. Ayan, ito yung sensor. Ayan, baklas na. Pagkabaklas ng goma, i-check muna natin bago natin gagawin. Ayan, nakita na natin yung problema. Ito yung sabid niya. Ayan. Nasira yung ano niya, yung labi. Siguro sinungkit ng mga gumawa dati o kaya manual ang ginamit, kaya nasira yung bid niya, ayan. Kaya doon siya sumisingaw. Pero sa rim makinis, wala siyang problema. Ayan. Doon sa goma may problema. Ito ngayon, magagawan pa naman to ng paraan. Kailangan lilinisan ng steel brush tapos sa kalelehain. Ayan, nileleha. Maselang po ito yung paggawa ng tubeless tire. Kailangan malinis dito sa bid niya. Ganon din doon sa goma. Kabila po yan nililinisan. Ayan, taas baba. Dito sa bit dito at saka dito. Tapos ang nilalagay bago i-mounting yung goma, ayan, ginagamitan po niyan, tire bead sealer. Ayan. Ito yung ginagamit namin dito sa Canada. Ayan. Ito po siya, parang alkitran na ano. Ayan, oh. Ayan. Ipapahid po dito sa bead. Ayan. Paikot po yan. Ganon din dito sa ano niya, sa taas. Yan, ganyan. Pagkatapos dito, babalik ta rin mo. Tapos ano, buo po yan. Tapos, imamount, saka ikakabit yung goma. Ayan po siya, ayan nalagyan na. Ito yung ginagamit. Tire bead sealer. Ayan, ganito yung itsura. Ayan. Siguradong hindi sisingaw pag maganda yung pagkakalagay at saka pagkakalinis ng rim at saka doon sa goma. Kailangan nililinisan din tong labi na to. Ayan. Yan mga yan. Kasi pag di mo nililinisan, sisingaw din. Ayan, dagdag kaalaman.
Bid lang yung sumingaw doon, yung rim lang sumisingaw yung labi. Pero bago ilagay na ikakabit uli, kailangan i-check mo rin yung loob. Baka meron siyang pako na nakabaon. Ang tubeless kasi, pag hindi mo ginalaw o kaya binunot yung pako sa goma, hindi siya sisingaw. Pero once na binalik mo, magagalaw doon sa, mapupersa doon sa pag-install ng goma doon sa rim, sa tire changer, may pagkakataon na sisingaw. Nagawa mo nga yung labi, pero hindi mo natanggal na check yung loob ng goma, eh, doon naman yung sisingaw, kaya doble trabaho. Kaya kailangan sigurado i-check rin yung loob ng goma bago ikabit dun sa rim. Eh, lagyan na natin. Ayan. Paikot. And dito naman sa kabila. Ayan, nalagyan na natin yung buong rim. Ay, hindi na kailangan lalagyan yung goma. Oh, ayan siya. Ayan, paikot. Ayan, na-check na natin yung, nalinisan na natin yung labi ng goma. Na-check na natin yung loob. Wala siyang pako o ano man. Pwede na natin ikabit. Ikabit na natin. Ang pagkabit, kailangan ingatan yung TPM sensor. Ayan, ito yung TPM sensor. Yung mark ng goma dito, itatapat mo sa pito para hindi ka na magbabalance. Ayan, naikabit na natin. Ayan, ito yung TPM sensor. Ito yung marker natin. Ayan. Kaya, kung wala kayong balancer, hindi nyo na kailangan ibabalance kung naitapat nyo. Pero ang pinaka the best, pag binaklas ang goma, kailangan binabalance. Ayan, pagkatapos na nating ano, i-check uli natin yung pito, yung ano, yung tire bag, kung may singaw ba, tapos yung gilid. Ayan, wala. Wala na siyang singaw. At doon naman sa kabila, doon sa ilalim. Ayan. Ayan, yung mga mahilig po mag-DIY dyan ng magkakabit at saka magbabaklas ng goma. Ang tubeless tire po ay steel belted po ay maselan. Hindi ho basta-basta minamanual at saka hindi ho basta-basta ginagawa ng ordinaryong tire man lang. Kailangan yung marunong. Ang goma nakakamatay po pag mali ang pagkakagawa. I-balance na po natin. Ayan. Importante po ito. Ang rim pag binabaklas, pag binabalik uli, ikakabit sakyan, dapat binabalance po siya. Yun yung tamang proseso.
Sarado na natin. Tapos na tayo. Thank you for watching. Banawe Red Bee.